Okay, welcome back mga boss. Dahil tambak na tong shop natin, magbabawas na ako ng kalat ngayon at wala na akong natatanggap ng mga walk-in repairs dahil may biglang dumating na hindi ko inaasahan yun. Natambakan ako ngayon, nakagawa tayo ng isa. Ito. Tapos tingnan nyo naman yung sitwasyon dito ng shop ko. Ang gulo-gulo na. Yan. Yan. So, yan. Ilalagay natin dito at yan ang ano. Bali, galing pa to ng ano, ng Laguna. Sino ba may-ari nito? Mamaya lang ilagay ko lang sa screen, nakalimutan ko. Bali, sinabi ko na nga na huwag nang dalhin kasi malayo, pero sige, try pa rin nila. Di sana mga boss, magawa. Tika lang, mabigat, hindi ko kaya nga no. So, saglit lang. So, ayan mga boss, bali, dalawang amplifier to na ano, Parios concert. Sabi ni Kuya, shoutout pala kay Kuya Rinaldo. Nakalimutan ko kung saan siya sa Laguna. Bali, 502A at saka 602. Tanggalin muna natin itong pinaka cover tapos tingnan natin, isa-isahin natin mga boss. Buksan na natin yung isa pala ay concert 602. Bali, unahin muna natin itong isa tapos tingnan lang na ipahuli na natin itong ano. Bali, ang problema nito, sabi ng mayari na kalikot na daw. Sika lang, higa nga natin, may mga kulang-kulang na din ato, wala nang ang board, kalas na yung board. So sana magawa natin kasi malayo pa sila at ano, pasensya na. So ayan mga boss, bali titingnan muna natin tong isa, yung ano, yung 502A. Bali itong isa ay 602 pala na ano. Wala na tong mga tornilyo mga boss kasi ang sabi ng may-ari nakalikot na ata to. Tingnan natin kung may tornilyo pa. Tingnan niyo yung ano. Halos wala nang tornilyo dyan sa ano. So, subukan nating buhayin. Black screw na yung nailagay dito sa ano eh. Sa ano niya, sa takip. Yan o. Black screw na yung nakalagay. Saan nyo na natin ito ititesting kasi sabi ng may-ari, ayun. Nakalikot na to mga boss. At ayan nga, kitang-kita nga natin na nakalikot na nga siya. Titingnan mo yung ano. Yan. So may mga dugtong na yung paa. Ibig sabihin yan, iisa-isahin natin pag test yung mga power transistor, baka may sibak na dyan. Ganon din dito sa ano. So over ano to, overhaul repair. Pati yung screw nga dito sa ano, iba na rin. Tanggalin natin yung board, tingnan natin kung gaano ka lala ang problema nito. So, matindi pala to. Yan, tingnan natin kung ano. Beyond repair na to. Yan. So, ayan. Yan, marami na siyang signs of repair kung titingnan nyo. Yan. Yan, ang dami kong gagawin dito. Pero bago yan, kalas-kalasin ko muna to. Tapos, request kasi ng mayari, paliguan to. Maliguan natin para maglinis-linis naman. Yung mga capacitor, okay pa ba? So, okay pa naman ang capacitor. May mga nasunog lang, katulad niya, no. Sunog na yung 10 ohms. Yan, tika lang, malabo kasi. Yan. Yan. May mga bagong palit na transistor. Halos wala namang kinalawang sa tansya ko. Maganda-ganda pa naman. Ito ay legit na, ano, malabo. Legit na 502A. Kaya, okay. Tingnan natin. Baka dun sa mga potentiometer, hindi ko alam kung anong gagawin. Kalasin muna natin. So, saglit lang mga boss. Ayan mga boss, bali nakalas na natin. At yun na nga, nakita natin dito yung problema. O ayusin natin yung mga output transistor. Isa-isahin kong titestirin yan kung may makuha tayong shorted ulit. Pero, pumutok ba yung fuse? Mukhang buo naman yung fuse. So, ayan, sunog na. Palitan natin yung isa dyan. Tapos dito naman, dalawa na yung papalitan natin. Dito naman, halos wala. Dito wala.
Lilinis lang tayo niyan. May mga ilang transistor dito na pinalitan. Hindi natin alam kung ano nangyari, pero malalaman natin yan pag nag-check tayo ng DC out at saka yung bias. Dito naman sa ano, sa tone control, mukhang napalitan na rin ng ano ng mga pihitan, pero hindi natin alam kung kailan napalitan yan. Pero dahil may budget naman si Tomer at malayo, baka malasin tayo at magka-back job, papalitan na lang natin ng panibago ulit yan, mga boss. Yan. Ano pa ba ang ano dito? Wala namang ano, pag ganito kasing mga original. Ito po ay isang original na ano, o legit na concert 502A. Wala namang ano, kinalawang. Diyan siguro may nasirang jumper. Yung mga connection minsan dito, nagkakaroon ng loss yan. Titingnan natin. Maganda pa naman, solid pa naman. Dito naman tayo sa ano, dito naman tayo sa mga pihitan. So mukhang okay naman. Ay, tika lang. Ay, mataas yung nailagay na ano, na pihita, o na selector switch. Kailangan palitan natin to ng kasing laki niya, yung katulad nito na nakababa. So mapapansin nyo naman yung ano, at saka nag-carve na nga yung ano. Kasi dalawang klase po yan, yung isang mataas at saka isang mababa. Itong mga mataas na selector switch, kadalasan po niyan ginagamit sa ano, sa Sakura na amplifier. So sa concert ganito lang yung mababa. So palitan natin yan ng bago para mas maganda, dahil mas mabilis uminito, ilipat natin tong ano dito sa ano, tapos lagyan natin ng bago. Kung titingnan nyo sa ano, hindi siya abot to. Yan. Kung dito naman tayo magpapantay, mapapansin nyo talagang ano siya. So palitan natin yan. Tapos ayusin na rin natin yung lagas-lagas na yung wiring sa ano, sa ayan, hindi nyo pala kita, sa selector, baka nagka-problem. Tingnan na lang natin yan. Ayan, mukhang okay pa naman. So kakalasin natin pareho. Tapos yung volume, bagong palit din yan, o napalitan na, hindi natin alam, pero palitan ko na lang din kasi may budget naman yung mayari, para ano, para walang isipin. So bukas uhugasan ko muna to, mga boss. Kasi yun ang request sa akin, kasi nakita doon sa video na naghugas tayo ng mga board at luminis. Ganun din daw ang ano niya, ipapagawa. Dito ata, ayusin na lang natin yung wiring. Ayan, oh, may ano na rin. Ayan na rin, oh, nagkakaproblema na. Siguro hinang na lang natin yan sa ano, diretso na lang natin dito. Ganun din ba dito? Dito mukhang intact pa naman. Tingnan nga natin kung ano, maganda pa naman, walang kalawang. Yun na lang muna. So paisa-isa lang. Pag natapos tong isang amplifier, tawag dito, mga boss, yung isa naman ang gagawin natin. So update ko na lang kayo. So ayan, mga boss, bali malinis na yung board. Nahugasan na natin pala to. Nakabilad to kanina. Yan. So dito inayos na natin yung mga transistor na nakausli. Nagpalit na tayo ng resistor dito. Tapos yung ditong malaki, pinalitan natin yung isang resistor. Tapos inayos lang natin yung hinang ito. Yung capacitor naman, good pa. Binalik ko na din yung relay, mga boss. Ayan, kamay ko pala yung ano, kaya malabo. Tapos yung doon naman, ayan yung mga transistor niya. Inayos ko na lang yung ano niya, no. Tapos sinugtungan ko ng wire, tapos lagyan natin ng sinka volt tube. Ayan. Mamaya, bago natin ikabit yan, tinister na natin pala yon. Wala tayong nakuwang problema dyan. Baka may ano lang dito, pero inayos ko na din yung mga dapat ayusin dito. Yung hinang, yung mga transistor, kasi may mga kalat-kalat na hinang dito, eh. Yan, balik na rin natin. Yan. So, nilinis na rin natin yung board para ano, para maganda yung ano. Tapos binalik natin yung supply muna na dalawa, wala pang transistor. Magano tayo, magchi-check tayo ng biasing. Nakadaan ho yan ng test valve. So tika lang, prepare natin. Walang ayusin natin yung ano. Yan. Yan. Ayan. Ayan, sige, paano ba yan? Yan, kita nyo ba? So testirin natin isa-isa. So i-on ko na muna yung test valve. Yan, naka-on na. Test natin yung bias. Ayun, tumunog na yung relay. 0.3, so mga 0.40 na yan. 0.39, 0.40 yan. Okay.
Okay. 0.4. 0.4. 0.4. So 0.4, double check natin itong 0.3. 0.4 din mga boss. So check natin yung DC out. So sa DC out naman, lagay natin to sa pinaka negative o sa ground, tapos speaker out. Okay, 0-0. Okay, good. Kabila naman. Good. So yun yung procedure bago magkabit ng power transistor. Ibig sabihin mga boss, safe na magkabit ng transistor at ikakabit na natin yun. So balikan ko lang kayo pag naikabit ko na. Mga boss, bali na assemble na natin hanggang saan pa tayo natapos dun. Bali may mga part na kasi na hindi ko na pinakita tulad nito. Ito pala nagpalit tayo ng panibagong selector. Ay hindi, ito palang bago. Kasi mataas nga yung dati dito. Mataas po yung ano, pinalitan natin. At saka tinister ko to, parang naglulos na rin. Hindi natin alam kung ano nangyayari pero mukhang bago pa naman. At saka may naputol na rin. So, ang ginawa natin dito, wala tayong masasabing diinan o direktang napansin na sira. Bale, ang hula ko dito o churi ko, natatawa ko. Ang sa tansya ko dito mga boss, ang pinakaunang problema nito ay yung mga connections. Yung dito, saka dito. So nagkaroon siguro ng corrosion o kaya ano, hindi naging maganda ang contact. Tapos yung selector pala, nagka-problema din. Hindi na siguro maganda ang contact. Tapos yung unang tumingin, hindi natin alam, baka hindi pa niya kabisado tong ano, yung amplifier. Nakarating siya dito kung saan saan ang kalikot. Hindi lang natin alam kung anong nangyayari dito kasi yung dalawang transistor na yan, napalitan na yan, hindi natin alam kasi may napansin tayo dito na ito ay nasunog o ano, yan. Trinobleshoot din siguro, baka ano, baka may problema din dito. Tapos hindi lang niya nakuha talaga yung pinakasira. Kasi ang ginawa natin dito mga boss, lahat ng mga hinang pinasadahan ko at lahat ng mga nasunog dyan na parts, katulad noon, yan, yung ano na yon, yan, yung ano na yan, pinalitan na natin yan. Tapos dito, nagpalit tayo ng isa, sunog na rin. Tapos itong malaki dito, pinalitan natin. Tapos yung mga paan ng transistor, inayos natin yung mga hinang dyan kasi hindi na rin magandang hinang. Tapos, kung mapapansin nyo, lamukat na yung paan nito, inayos natin. Ngayon, titingnan natin kasi nung sinukatan naman natin to ng bias at saka DC out o DC offset, okay naman. Tapos dito, inayos lang natin yung hinang doon sa switch. Tapos yung mga potentiometer para ano, nagpalit tayo ng bago nyan kasama na yung volume. Ngayon, try lang natin i-on kung magpa-power siya at saka magsiswitch yung relay. So kung magsiswitch yung relay, malaki yung chances na mapapagana natin to. So try ko munang ano, tika lang, saksak natin, saksak ko muna yung ano, yan. Okay, plug natin, try natin i-on, umilaw na, abangan natin dito yung, ayun, nag-switch na yung relay, hindi ko nabutan, tingnan nyo. Off ko muna, yan, tingnan lang natin na maigi, yan, banata natin, ayan, ayun. So nag-switch na, umandar na yung pan. Try ko natin, ito pala mga boss, nakalimutan ko yung wire pala. Pinalitan ko kasi yung wire kasi maiksi na, saka kaputol-putol ata yung dating wire at saka kulang na ng isa. Pinalitan natin yung wire. Ihinang ko pala muna dyan mga boss, saglit lang. So, ayan mga boss, medyo makalat dito, pasensya na eh, hindi pa ako nakapaglinis ng pisto. Titesting muna natin to. Kinabit ko na yung speaker dito, mag-a-assume tayo na wala nang problema. Kung sakaling gumana to at mapatunog natin to, ibig sabihin yung suspect ko dito na naging unang trouble nito ay sa mga lost connection na ano, na mga connector. Tapos ano, kumbaga ano kasi parang nagiging detective tayo dito. Iimbestigahan din natin kung bakit nagpalit doon ng ano. Pwede ang nangyari dito, may nag-short dito tapos napalitan ng transistor dito. Tapos nung tinisting ni gumagawa, baka hindi pa rin nangyari kasi may mga loss pa dito. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. So try na nating i-on, power on natin. Nga pala, ito munang speaker ang gagamitin natin kasi nasa labas yung speaker natin.
tinitesting natin. Ayun, nag-switch na pala yung relay. Try nating volumean. Teka lang, selector, naka-speaker ano na ba? A plus B na ba? Ayun. So dito CD B CD kasi diyan lagi ako nagko-connect ng robot check natin. Tama. Okay, okay. Okay, okay. So try nating volumean, mga boss. Ayun. Try nating palitan ng tugtog. Yan. Masyado malakas 'yun. Yan. Yan, dyan na lang tayo, kay kalma-kalma lang. So okay na siya. Okay mga boss. Hinahantayan ang bagya. Kunin ko yung positive dito. Teka lang, tanggalin natin yung positive. Inject tayo sa kabila. Try natin kung meron. Okay, parang mahina ata. Mahina ang tunog. Try nga natin, teka lang. Mahina yung kabila mga boss. Oh. Ba't mahina? Balance. So may problema pa tayo, mahina yung kabilang channel. Mag-inject tayo ng audio tracer. So saglit lang. Mga buso, naka-ready audio tracer natin. Ayan. Try muna natin dito sa min, volume natin ng bagya. Try natin mag-inject dito kung pantay ang tunog. Wala. Mahina nga talaga. O, dito pa lang mahina na mga boss. So try natin dito sa pinaka output naman. Sobrang hina dito kasi ano to, output eh. Wala. So mga boss, ang nangyari pantay dito. Pagdating dito sa ano, sa out niya hindi na pantay. Ibig sabihin dito tayo magto-troubleshoot sa baba. Saglit lang, kalasing ko muna 'to. Ayan mga boss, mag-audio trace na sana ako dito kasi tiningnan natin yung board. Kaya lang napansin ko 'tong ano. Napansin ko 'to, may nakalusot pala sa akin na ano, na loss, hindi ko napansin 'to. Oh. Ayan 'no. Oh. Ayan, hinangin natin 'yan tapos testing tayo. Okay mga boss, so nahinang na natin to. Ito yung resistor na yan. Oh, capacitor pala yan. Tiningnan ko sa likod. Ayan oh. Ayan, yung 25 na yan. 47 microfarad. Ayan oh, 47U. 25 volts. So saan? Dalawa sila, tig-isa. So konektado yan dito sa audio. Yan, ayan. Tatawin siya dito, resistor. Tapos, yan. Konektado dun sa ano. Kaya pala pag nag-loss to, o kaya nasira yung capacitor na yan, pwedeng humina kahit alin man dyan. So tingnan natin kung ano na. Yan, okay na, kabila. Okay na, so babaan natin ang volume kasi speaker na mismo itesting natin. Alisin na natin yung ano. So try natin magtap ng ano. Ayan. So pantay na ang tunog mga boss, pantay na kabilaan. Ibig sabihin dito sa capacitor na to, kaya humina yung isang channel.
buti na testing natin at napansin natin na hindi pantay ang tunog, nakuha natin dito sa capacitor. Kaya mahalaga din talaga yung may audio tracer kayo. Kasi marami kayong magagawa kung meron kayong audio tracer. Kaya lagi kong pinopromote na sa mga gusto mag DIY, need nyo talagang audio tracer. Kasi minsan may mga sira na signal ang problema, mahuhuli nyo dun. So tika lang mga boss, ibalik ulit ito. Tapos final testing na tayo. Okay mga boss, so tapos na tong ginagawa natin na concert EB5 Auto A. At habang ginagawa ko to, naalala biglang pumasok sa ano, sa isipan ko na ano, bigla ko lang napasok yung slogan na inumpisahan nyo tatapusin ko. Kasi inumpisahan nila tong kalikutin, hindi natapos hanggang siguro hindi na nila napatunog, kaya sa akin ang bagsak, kaya lalagay ko sa thumbnail, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Natatawa ko, pero ilalagay ko talaga yung pira-biro. Makikita nyo sa thumbnail mga boss. So ito, tapos na. Bali, recap lang tayo, wala naman tayong pinaka malaking o hindi naman talaga tayo nahirapan mag-troubleshoot dito, kasi ang ginawa ko, lahat ng nakita kong posibleng sira ay pinalitan ko. Hindi na natin natumbo kung anong problema, pero base sa ano, sa pag-analyze natin, may nasunog dyan na resistor at bago tong dalawang transistor. Ibig sabihin, baka nag-short to, o baka naunang sira na yon mga boss, tapos nung nasira uli, iba naman ang sira, at sa tansya ko, yung pangalawang sira, yung mga connector dito, ang ano, yung mga nasira, kaya hindi nila siguro nakuha, baka akala dito pa rin ang sira, at yun. So, hindi ko lang alam yung history, pero, tiningnan ko lang, nag-lockback lang ako kung ano yung mga nagalaw na yon. Tapos yung mga hinang hindi na maganda, inulit ko na lang lahat, pero kahit papaano may nakalusot pa rin. At yung dito nga sa ilalim, yung 4725 ata yun, o 4716 na nag-loss, kaya mahina yung isang channel. Tapos yung mga screw, so halos wala nang screw lahat yan, pati ito dito nilagyan na lang natin. Akala ko may loss pa, nagalaw lang. Ay, ito may loss pa. Ayusin ko na lang to mga boss, may loss pa dito. Baka pag ano, biyahe matagtag to, ayusin na lang natin yan. So yun lang. At paalala pala mga boss, sa mga hanggang ngayon naniniwala pa rin na 4 channels tong ano, concert EB5 Auto A or 5 Auto B o 5 Auto C o 5 Auto H. Lahat po yan ay 2 channels lang talaga mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo naman, dalawa lang yung output niya, left and right. At saka dalawa lang din yan, left and right lang din. Ayun yung pinaka-input niya, left and right lang din. Tapos yung dito naman, hindi porkit apat yung terminal na speaker ay separated na hindi po. Yung left ng ano ng B, yung left ng B, ayan makikita nyo, yung left ng B galing sa left ng A magkasama lang. Yung right ng B at saka right ng A magkasama lang. Bakit kamo sila nag-iwahiwalay? Kasi dito sa baba sa speaker selector na ang source niyan, ground. So pipili ka lang dito kung alin yung papaganahin mo, A, B or A plus B. Yun lang yung ano niyan, kaya nakahiwa-hiwalay. Pero kung nakasit ka sa A plus B, lahat yan ay konektado. Ibig sabihin, isang linya lang yan, ground yan lahat. Galing yan dun sa negative ng, sa pagitan ng kapasto, sa pinaka-negative o sa black. Yun lang mga boss. Sa mga ayaw pa rin maniwala, bahala kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, 2 channels lang yan. Siguro dahil hindi pa yung iba nakakapagbukas ng amplifier o hindi pa nakikita. Kaya
iniisip ng iba na kada linya yan, kanya-kanyang pyesa o kanya-kanyang IC transistor ang tawag nila dyan. So hindi po, ano yan, 2 channels lang talaga tong EB502. A, B, C, or yung each man. So hanggang dito na lang mga boss, at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.